Pacific Delivers, this is Dr. Gigi Rizoma from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Rizoma. Yan, it's Monday afternoon, Monday night na ngayon from school. At syempre, gaya ng pangako natin, we will be having two vlogs today. Isa ngayon, then mamaya maganda ang topic natin. May isang nagtanong, personal niya pang itinanong sa akin. Sasagutin natin mamaya yan. And sa mga nagme-message sa akin FB page, marami salamat. And nakapag-reply naman tayo. And please, doon na lang, pwede kayo doon na lang mag-message para madali ang aking pag-reply. And please follow me. Kahit sa aking YouTube, FB account, Gigi Rizoma. Ayan, so pwede kayo dyan mag-message. Anyway, so ngayong gabi, eto, maganda yung ating pag-uusapan sa mga OFW pa rin natin, kababayan. Sila na talaga yung paborito ko kasi ang dami nila kanina nag-message eh. Salamat po. And doon sa bumili na aking libro, maray salamat, pinadala ko na sa Cavite. Ayan. Thank you very much. Alright, 6 best habits ng OFW. Yan. Dito tayo sa best habits. So ito yung mga best talaga, meaning to say, ito yung mga ginagawa ng OFW na makakatulong para sa tagumpay niya sa buhay. Best talaga. Kumbaga sa company, best practices. Okay? So, ayoko lang gamitin yung best practices, pero yun ang tunay. Yun ang gusto ko iparating. So, pwede po natin itong gayahin. No? At kung ginagawa niyo na po, congratulations! At gawin na lang natin consistent. Okay. So, 6 best habits of OFW para maging mas successful sa buhay. Number one, consistent communication sa family dito sa Pilipinas. Number one po yan sa listahan ko. Hindi pa nga savings ang number one ko eh. Ang number one ko sa listahan ay consistent communication kasi napakalaga po niyan. This first habit ng isang OFW, save your family. It keeps your family intact. Na maayos, buo kayo, pag-uwi mo, buo pa rin kayo, patuloy kayong, you know, nagmamahalan, nananatili ang care, ang concerns sa isa't isa, di ba? So, mula sa'yo, sa asawa mo dito, o kung ikaw ay single dyan, sa mga kapatid mo, sa mga parents mo nandito, napakahalaga po yan, consistent. So, ano nyo na po yan, ilagay na sa, kumbaga sa schedule, di ba? For example, every 9 PM ba yan ng gabi, 10 PM, or 7 AM. Kung hindi man kayo magkatugma ng oras, pag-usapan nyo po sino mag-a-adjust. Alternate, alimbawa kung nasa US yan, mahirap kasi din eh, dahil magkaiba ng time. So, pwede po kayong mag-usap sino yung sa first month, siya yung gigising, o sa second month, sila naman, so something like that. Ang mahalaga po, consistent communication. Gawin, dahil si hindi na nga kayo nakikita, kaya na naman nagkakausap kayo. Lalo ngayon, let's take advantage of the technology, di ba? Di na natin problema. Naalala ko nung araw, nung yung ate ko, yung letter D namin sa US siya, nagpunta pa kami sa China ko para lang makitawag, so something like that. So ngayon, meron ng Skype, may Messenger, may FaceTime, so marami ng paraan para tayo nagkakausap, okay? So, yun po yung una, okay. Second naman, don't forget, okay? Don't forget to remember the special dates of your loved ones dito. Yan, best practice mo rin yan. Best habit mo yan, OFW. Pag natandaan mo yung birthday ng parents mo dito, birthday ng mga kapatid mo, di ba? O birthday ng asawa mo kung married ka. So, or anniversary nyo, o kaya naman ay special family reunion. So, huwag natin nakakalimutan. So, kahit na, ano lang eh, ito lang naging diferensya. Nagkaroon lang kayo ng parang distance, di ba? So, nagkalayo lang kayo, pero yung mga damdamin nyo naman, ayan, pwede pa rin nga magkakaano eh, no? Nagkakausap. So, yung special dates dito, huwag natin kinakalimutan, okay? So, para manatili po, sabi ko kanina una, para manatili ang iyong pagmamahalan, okay? Alright, so third naman, ayan, best practice din ng isang OFW ay to send money regularly. Ayan. So, yung napag-usapan yung budget, like ko ang sinasabi, mag-usap po kayo, mag-meeting kayo,
teleconference, di ba? Mag-usap kayo, magkano yung budget nyo a month, di ba? So, kung napagkasunduan nyo ay 12,000, dapat yung 12,000 na yan, nasusunod po siya. So, hindi po pwede na, ay kasi, kung yung OFW sabi mo, ay kasi nakabili ako ng relo eh, so wag na muna ako magpadala ngayon. Hindi po. Yun ay magsimula ng inyong misunderstanding. Yun ay simula ng, you know, magkakaroon na kayo ng mga tampuhan, and so on, and so on, and so forth. So, hanggang sa magka-problema na kayo, hindi na kayo, you know, it will lead to a bigger problem. So, iwasan na natin yon. Kaya nga sinasabi ko lagi, i-plan yung mga pagbili, di ba? I-plano yung pagbili ng mga gamit dyan, mga gadgets, pagpapadala dito. I-plan natin yon. So, para nun yung naipangako mo naman dito sa Pilipinas na dapat bilhin o dapat ibigay, ibibigay natin, di ba? Regular po yan. Kasi yung mga mahal din naman natin sa buhay dito sa Pilipinas, regular din kasi o nakafix ang mga babayaran. Kuryente, upa, mga tuition fee, pamasahe ng mga kapatid, ng mga anak sa pag-aaral. So, nakafix po rin kasi yan. Okay? So, you send money regularly. Alright. So, ito, talunan ko ng konti. Unahin ko na ito. Isa rin sa mga best habits or best practices ng OFW is to save money. One of the most important things na dapat mo rin gawin isang OFW, you save money. Gawin mo siyang habit. One of the best practices. One of the best habit mo to dapat. Kahit anong mangyari, kahit magkano lang yan, kasi pag nagtagal yan, ilang buwan yan, kung tigda 2,000 sa loob ng isang buwan, meron kang 20,000, di ba? So, malaking tulong yan pagdating ng araw. You save it. Na dapat ikaw lang nakakaalam niyan, ikaw lang yung huwag mo nang i-broadcast kasi pag alam siyempre na mga ibang tao na sinabi mo may pera tapos nakailangan sila, hindi mo na pagbigyan, so magtatampo naman sila. And besides, para sa iyo yan, para sa future ng family mo, di ba? Nag ko nga kahapon, di ba, maganda, malinaw, isa sa mga dapat natin pagandaan pag nagsisave tayo yung sa family natin, investment and business. So, ayan, balikan nyo na lang po aking previous video. Alright. Next naman, number 5 na best habit ng isang OFW ay magkaroon ng side job if possible lang. If possible, okay? So, hindi ko po ay dinidiktahan na dapat dalawing work nyo dyan. O tatlo, hindi po, wala pong ganun. If possible lang. Kasi meron tayong mga nakakwentuhan, like may isa akong friend na darating niya from US 2 months ago. Ang laki din kasi ng chance na makapagtrabaho siya doon. Doon sa ibang bansa, yung isa ko naman dating classmate. May mga opportunity kasi na pwede kang mag-double job. So, hindi ko alam kung possible yan, but if you can do it, it's one of your best practices. Para na yung excess na pera mo po, na may ipon mo po dyan, ay, you know, pwede mo idagdag sa savings mo. Pero ulitin ko ha, kahit wala kang side job, dapat nagsisave ka pa rin. Kung meron kang side job, iba mo ng, ano yan, ng sobre, ng lalagyanan. So, lagay mo yan, pang-invest ko to. Diba? Pang-invest mo yan. Or, lagay mo na dyan, para mas na-inspire ka for the future of my family. Yan. Para sa kinabukasan mo yan, sa mga parents mo, at para sa mga anak mo, sa asawa mo. So, lagyan mo na lang label. Okay? So, side jobs. Pwede kang mag-reseller. Marami kang pwedeng gawin dyan. Sabi nga nung sister ko, merong mga OFW sila mga kasama na namimili pag sale. Then, yung mga nabili nila, binibenta nila sa mga kapwa nila na meron lang naman konting interest. Konti lang naman daw. Kasi nga, yung iba hindi nakakalabas. So, bibili na lang sila dun sa isa nilang masipag na kasama. Okay. At ang number 6 na inuli ko siya, ito. One of the best practices siguro ay learn new things. Yan. So, halimbawa ganito, nagpunta ka dyan as a teacher. O nagpunta ka dyan as welder. Nagpunta ka dyan as nurse. Nagpunta ka dyan as factory worker. So, bukod dyan, try to find way, okay,
try to meet different people, okay? Try to do something else to learn new things, okay? Kung skill man yan, go grab it, alright? Dahil pag natuto ka ng ibang bagay dyan, ng new skill, mas maganda yung magiging opportunity mo, okay? So, I have a classmate nung college, alam ko, teacher siya, nagulat na lang ako, nurse na pala siya. Kasi nagkaroon ng chance, nagkaroon ng opportunity na makapagkuha siya ng mga certificates, di ba? So, ngayon, mas malaki daw sweldo niya, mas nakakapag-overtime siya doon. So, something like that. Kasama yun sa iyong target at kasama sa best habit mo yun na you will learn new things. Kasi yung yan yung baka yan yung makapagpa-discover sa'yo na, wow, baka pwede ka pang magkaroon ng business niyan, di ba? Baka meron ka pang opportunity niyan to para madalam yung mga family mo. Something like that. So, do not close the door na kung ano lang yung skill na in-apply mo, kinoconfine mo lang yung sarili mo dyan, di ba? Yung buhay natin dito sa Pilipinas, buhay natin dyan. I think when it comes to learning new things, hindi naman nagkakalayo. Ang dapat mo, ang ingredients niya lang yan, be open-minded, di ba? Open mo lang yung door mo for opportunities, meet new people, go to different places, read a lot of books, di ba? Watch different videos that will inspire you, alright? So, Delivers, ayan ha, mga OFW, isa na namang dedicated, para sa inyo, vlog, okay? So, these are the 6 best habits of OFW to be more successful in life. Alright? So, kung ulitin ko, kung di pa nagagawa lahat, kung dalawa pa lang tatlo, dagdagan mo. If you can do more than this, that's better. Alright? So, please share this video sa mga friends natin, sa mga OFW, na kaibigan mo, at doon sa mga family na nandito, para nun, you know, sabay sila ng na-educate. Okay? So, and if you need career coach and speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!